And hello guys, what's up? Nandito na naman tayo ngayon sa HYX Enterprise para sa isa na naman bike check video. So napakaganda ng mga bike nila dito guys. So meron silang mountain bike, road bike, saka mga downhill bike. Ayan. So ang iba bike check natin ngayon ay ang extreme stealth na mountain bike. Ayan. So bago yun guys, gusto ko lang magpasalamat sa HYX Enterprise para sa kanilang ibinigay na complete jersey. Ayan o. So meron tayong t-shirt, saka ayan, kita nyo naman, meron tayong short. Ayan. So ready na tayo sa long ride. Ayan. So bike na lang hinihintay natin, mapag long ride na tayo. Ayan. So shoutout nga pala sa mga malusugin natin dyan ng mga subscribers at manonood. So sa bike check, sa video na to guys, magbabike check tayo. Ayan. Ng isang extreme stealth na carbon frame. So wala na tayong intro guys. Diretso tayo sa bike check video. Ayan guys, ang ating iba bike check ngayon, no? Extreme mountain bike. Hindi yan extreme magic sim guys, ha? Yan ay extreme mountain bike. Ito nga palang mountain bike natin, ang kanyang frame ay made of carbon. So kung makikita nyo guys, ang kulay natin ay glossy orange. So sisimulan natin sa kanyang head tube. So sa head tube niya, meron tayong makikitang VBX Stream VXT na logo. Ayan, no? Tapos kung hindi ako nagkakamali guys, tapered ang ating head tube na naka-internal ang ating bearing. Ayan, may nakasulat pala guys. So, tapered head tube. Ayan. So, napakakinis guys. So, tapos may medyo parang may paangat ng konti doon. No? At dito sa kanyang top tube guys, may makikita kang stealth. So, ito yung model niya. Yung model ng mountain bike. At optimized control technology. Hindi ko alam yan. Pakicomment na lang guys kung anong alam nyo dito sa optimized control technology. So napakalapad nito guys, palagi ko nasa 4 inches ito. Yan. Then pagdating dito, palagi ko nasa 2 inch na lang. Ayan, oh. So mayroon ditong bundok ng tralala. Yan, shoutout kay Sobeat, nadinig ko sa kanya yon. Yan. At dito sa kanyang seat tube, may makikita tayo ditong extreme. Tapos stealth. At ang size niya ay medium. So sinukat ko ang kanyang seat tube kanina. Ang sukat niya ay 17 inches. Yan. So kung magtatanong kayo kung may mga sizes pa nito, direkta na lang kayo magkipag-ugnayan sa XYX Enterprise. Ayan. So balik tayo. Sa seat tube niya guys, may makikita ka dito lalagyanan ng bottle cage holder. Lalagyanan niya ng ulam. At syempre sa kabila, sa bottom tube or down tube, meron niya lalagyanan na bottle case, lalagyanan naman niya ng beer. So, terno yan. Palagi ko sinasabi. At dito, may makikita tayo guys, oh, lalagyanan ng FD. Yan. So, lalagyanan siya ng FD kung gusto mong lagyan. At dito, makikita mo, dito labasan ng kanyang kable. So, mamaya, hahanapin natin kung saan pumasok. At doon, may isa pang labasan. Ayan, oh. Labasan niya. So, dalawa pala yung pwede mong pagpilian kung saan mo gustong ilabas yung kable ng FD. At dito may makikita kang Extreme Innovation Technologies Design. Ayan. So, innovation, palagay ko, hindi ko alam yan. Yun na yun. Tapos dito, ang down tube niya, ang kapal nito guys. Kita niyo yung kamay ko, oh. Oh, hindi ko maada ko to. Laki. Hindi ko alam yung size. Six-sided to. Six-sided. Hindi ko na matandaan guys. Hanapin natin yung kanyang kable kung saan pumasok. So ayun guys, tatlo dito sa top tube. So tatlo yung butas dito sa top tube. Ayan. So dito yung isa FD. Kung gusto mo maglagay ng FD. Ayan. At punta tayo sa kanyang chainstay. Ang kanyang chainstay may makikita ka ditong stealth. So napaka-konti ng design ng ating frame guys.
may makikita lang ditong Stealth saka Extreme. So dalawa lang yung halos makikita mo. At naka true axle ang ating frame. Dito sa kanyang seat stay halos walang design. At ito pala, may nakalagay pa rin na Extreme tapos lining na item. Ayun. So wala siyang bridge. Wala siyang bridge, oh. Ayan, oh, makikita nyo. So napakaganda ng frame natin at napakasimpleng tingnan. Ay, pero astig guys, ang kapal, oh, 'di ba? At dito tayo sa kanyang fork. Ang fork niya guys ay air fork. Ayan, na size 29. Ito yung kanyang manual lockout. Ayan, so madami kang pwedeng pagpilian dyan. At dun sa kabila, yung air valve cover. Andyan sa loob yung air valve. So dyan mo lalagyan ng hangin. Ayan, huwag nyo iwawala yan guys. Napakahirap maganap at bumili nyan. Ito ay gawa sa alloy. Alloy. At kung hindi ako nagkakamali guys, ito ay gawa sa magnesium alloy. At gawa yan ni Extreme. May makikita tayo ditong XT fork. Ayan, hindi ko alam yung XT guys eh. Ayan. At naka quick release. Ay hindi, true axle yata to guys. Ayun, naka true axle ang ating fork. At ito pa guys, so tingnan nyo, 36 daw itong stanchion. Napakataba nito guys. Ang taba, oh, ayan, oh, oh, di ba? At itong, ay sorry guys, lower pala to, lower 36 yung lower niya. Tapos yung stanchion niya guys, sinukat ko to mula dito hanggang doon, 140. So 140 yan, yung dito, mula dito hanggang doon, 140 mm. At sa kabila, mayroon tayong makikita na rubber na indicator ng bounce, 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 bounce. Yan, yung talbog-talbog ng ating air fork. Ayan. So dito tayo sa kanyang wheel set. Ayan. So ang kanyang wheel set guys, ay gawa ni Fast Ace. Yung kanyang hubs. Tapos tingnan nyo yung pinaglalagyan nung Rayos guys, oh, kakaiba. Ngayon lang ako nakakita ng mountain bike na ganito yung pinaglalagyan ng spokes or Rayos. Yan, oh. Tingnan nyo guys, oh, di ba? Yan, medyo maalikabok lang guys. Pero bilangin natin yung holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 28 holes, tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 28 holes lang guys, napaka-konti ng ano na to. 28 holes ang ating hubs na gawa ng Fast Ace na naka-quick release. At palagay ko guys, ito ay naka-stainless spokes. At ang ating rim ay gawa ng Helix SL TR25 San Ringel. Yan, ngayon ko lang nadinig to guys. Yan, ngayon ko lang nadinig. Tapos mayroon siyang eyelet. Ayun o, may mga eyelet yung kanyang rims. Double wall to, kung hindi ako nagkakamali guys. Guys, paki-comment na lang sa inyo kung may nakakaalam nitong Helix XL SL na 'to. Ayun. At ang gulong niya, guys, ay gawa ng Maxxis. Ayun, Maxxis Space na 29 by 2.10. Ayun. So, siyempre sa kabila ganun din. Dito. Ayun, makikita natin Fast Ace. Ayun, guys. Fast Ace 'yung kanyang hubs. Bilangin natin ang butas. 2 4 6 8 10 12, 14, tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Kung hindi ako nagkakamali guys, ang ating likod na hubs. 28 sa harap, 32 yata dito. Kung hindi ako nagkakamali guys, naduduling na tayo. Stainless na spokes. At Helix na double wall alloy na rim. At Maxxis Space, ang kanyang gulong na 29 by 2.10. So dito tayo sa kanyang group set. So dito sa group set nagkakatalo ang mga bike guys. So ang group set niya, bilangin natin ang cogs niya pala muna. Simulan natin sa cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed. Na kung hindi ako nagkakamali guys, ay 11 to. Yan, tingnan natin kung 11. Hanapin natin SRAM. SRAM ang kanyang cogs guys. Wala akong, ayun, 11 to 50. Ayan guys, 11 to 50 teeth. Kung hindi ako nagkakamali guys, wala, ayun, 11 11 to 50 ang ating ngipin. At ang kanyang RD ay SRAM Eagle. Napakaganda ng RD niya guys. SRAM Eagle SX, SRAM SX Eagle. So napakaganda nito guys. Ang kadena niya ay SRAM din Eagle, yan, Eagle din, kung nakikita nyo. SRAM Eagle. At ang kanyang crankset, syempre,
Gawa pa rin yan ni Esram SX. So Eagle yan. Na hollow tech kung nakikita nyo. Tapos ang chainring niya guys, kung hindi ako nagkakamali, ay hollow tech na. Ang kanyang chainring na gawa ng Esram Eagle. Kasi lilipad ka kapag sinakyan mo to. Lilipad ka na parang agila na 34 teeth. Kung hindi ako nagkakamali guys, narrow wide ang ating chainring na gawa sa aluminum alloy. Yan. So, punta tayo dito sa kanyang seat post at seat clamp. So, kung mapapansin nyo guys, ang seat clamp niya naka-tornilyo, naka-fix. Tapos, ang kanyang seat post ay gawa ni Extreme 1 na alloy. Nantaba nito guys, kung hindi ako nagkakamali, 34 point something tong seat post natin. At dito sa kanyang upuan guys, wala tayong makikitang nakasulat. Ayun pala meron guys, XT. Ayan, pero hindi ko alam kung ano yung XT na yan. Paki-comment na lang guys. At ang kanyang upuan makikita nyo guys, may butas. Tapos mayroong kanal dito. So itong butas na to, labasan to ng ihi pag naiihi ka. So hindi ka naihinto kasi baka maiwan ka ng mga kasama mo eh. So dito na malabasan ng utot yan pag nauutot ka na. Hindi, joke lang yun. At malambot ang ating upuan. Ayan, tamang-tama to sa mga maglo-long ride. Ayan. At dito tayo sa kanyang headset. Ang headset niya ay gawa ni Neko. Ayan, Neko oh. Na mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm na spacer. So napakadaming pwedeng pagpilian, combination. Pwede mo ibaba yan, pwede mo itaas doon. So depende na lang sa gagamit. At ang kanyang stem ay Extreme 1. Kung hindi ako nagkakamali guys, 75 mm ang haba nito. At ang kanyang handlebar ay 730. 730 ang kanyang handlebar. Nagawa yan ni Extreme na made from aluminum alloy. Yan, Extreme 1. At dito tayo sa kanyang handle grip. Malambot guys. Yan, malambot. Yan. Hindi siya malagkit. Malambot talaga siya, promise. Medyo parang pakiramdam ko dry. Yan. At syempre, meron niyang lock na gawa ng Extreme. So ayan o, may lock siya. At ang kanyang preno ay gawa ng Shimano. Naka Shimano hydraulic brakes tayo na MT200. At ang kanyang shifter guys ay gawa ng SRAM. Kung hindi ako nagkakamali guys, SRAM SX to. Eagle. SRAM SX Eagle. So sa kabila, wala kang makikita kasi naka 1x lang ang ating crank. So huwag ka na maghanap ng wala. Ayan. At dito tayo sa kanyang rotor. Ang kanyang rotor, tingnan natin, gawa ng SRAM. SRAM yung ating rotor, 180 cm. 180 yung laki ng ating front rotor. At ang kanyang hydraulic brakes caliper ay post mount. Ayan, kita nyo naman, nagawa yan ng Shimano. Punta tayo sa kabila. Sa kabila, ganun din, SRAM ang ating rotor. Tingnan natin kung anong sukat. SRAM, 160 cm na center line. At Shimano na post mount na hydraulic brakes. Yan, Shimano MT200. Sorry guys, MT200 na naka post mount na sa loob yung hydraulic brakes. So dito sa kabila, ito yung kabilang side ng ating crank. So hollow tech na siya. Yan, lagusan ng mga halimaw yan. Sabi nga ni So Be It Idol, shoutout sa'yo Idol. At ito ang kanyang pedal guys. Pedal niya ay gawa ni Welgo na made of aluminum. Ayan. Palagi ko seal bearing na to guys. Well go. Ayan. So wala na siguro to yung nakalimutan guys. So ayan, napakaganda ng ating Extreme Stealth na mountain bike. Ayan o, oh, napakaganda guys. Oh. Siyempre dito lang yan sa Hicks XYX Bikes. Ayan. So meron din sila na downhill bikes, Extreme. Ayan, the downhill finisher. So, napakaganda guys na to. Oh. Ayan. At meron din siyempre sila na road bike. Ayan, kita nyo naman. Race ready na yan. Race ready. Pipidal na lang ang kulang dyan. So, napakaganda ng bike natin.